25 ng Disyembre, Miyerkules, ang dakilang kapistahan ng Pasko ng pagsilang ng Panginoon, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Sa simula'y may wikang salita na nga, at kaharap ng Diyos ang salita, at Diyos ang salita. Kaharap na nga siya ng Diyos sa simula. Sa pamamagitan niya, nayari tanang mga bagay, at kung wala siya, walang anumang nayari. Ang nayari ay buhay sa kanya, at liwanag ng mga tao ang buhay. Sa karimlan, sumisikat ang liwanag, at di ito nahadlangan ng karimlan. May taong sinugo ang Diyos, Juan ang kanyang pangalan. Dumating siya para magpatotoo tungkol sa liwanag, upang maniwala ang lahat sa pamamagitan niya. Hindi iyon ang liwanag, kundi patotoo tungkol sa liwanag. Pagkat paparating noon sa mundo ang liwanag na totoo na siyang tumatanglaw sa bawat tao. Bagamat na sa mundo siya at sa pamamagitan niya nagawa ang mundo, hindi siya kilala ng mundo. Sa sariling kanya siya pumarito at hindi siya tinanggap ng mga kanya. Ngunit sinumang tumanggap sa kanya sa paniniwala sa kanyang pangalan, binibigyang kakayahan nga sila na maging mga anak ng Diyos. Hindi mula sa dugo ang kanilang pagsilang, ni mula sa kagustuhan ng laman, ni sa kagustuhan ng lalaki, kundi mula sa Diyos. At naging laman ng wikang salita, at itinayo ang kanyang tolda sa atin, at nakita natin ang kanyang kaluwalhatian, ang kaluwalhatiang mula sa Ama na bagay para sa bugtong na anak. Kaya lipos siya ng kagandahang loob at katotohanan. Nagpapatotoo sa kanya si Juan at isinisigaw, siya ang aking tinukoy, nagpauna na sa akin ang dumating na kasunod ko sapagkat bago ako'y siya na. Mula sa kanyang kapuspusan nga tumanggap tayong lahat. Oo, abot-abot na kagandahang loob. Sa pamamagitan ni Moises ibinigay ang batas. Sa pamamagitan ni Jesucristo naman dumating ang kagandahang loob at ang katotohanan. Kailanmay, walang sinumang nakakita sa Diyos. Ang bugtong na anak lamang ang nagpahayag sa Kanya. Siya ang nasa kandungan ng Ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Ang Pasko'y sumapit. E ano ngayon? Taon-taon tuwing dumarating ang Pasko, naririnig natin at inaawit, ang Pasko ay sumapit. Bahagi na ng Paskong Pinoy ang awiting ito. May kalokohang bersyong ito, ang Pasko ay sumapit. Ang Pasko ay sumapit, tayo ay mangagsiawit ng magagandang himig dahil ang Diyos ay pag-ibig. Nagsisimula ang Ebanghelyo ngayon sa pagpapakilala sa salita at ang salitang ito ay naroroon na sa simula't simula pa. At ang salitang ito ay naroroon na sa simula't simula pa. Nagmamahal at umahabol sa tao. Nilikha ng Diyos ang lahat dala ng pagmamahal na ito. Dahil sa pagmamahal na ito, may tinig ang tao para sa umawit at magbigay puri. Nang si Kristo'y isilang, may tatlong haring nagsidalaw at ang bawat isa ay nagsipagandog ng tanging alay. Ang pagkakatawang tao ni Jesus ang konkretong pagpapakita ng pagmamahal ng Diyos. Sa kanyang pagsilang inangkin ng Diyos ang ating kahinaan upang malaman natin na sa kanyang pagparito, pinabanal niya ang ating katawang lupa upang maging biyaya sa iba. Bilang tugon sa pagmamahal ng Diyos, ihahandog natin ang anumang kaloob sa atin sa ating kapwang siyang totoong mukha ng Diyos. Bagong taon ay magbagong buhay nang lumigaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang makamtam natin ang kasaganahan. Hindi isang personal na pagdiriwang lamang ang Kapaskuhan. Isinugo ng Diyos si Juan na tagapagbinyag upang magpatotoo sa kanyang bayan. Nagpatotoo siya sa liwanag upang magdala ng galak sa tao ang liwanag ng pag-ibig ng Diyos. Tinatawag din tayo bilang mga Kristiyano na magdala sa mabuting balita,
hindi sa pamamagitan ng salita lamang, kundi sa pamamagitan rin ng gawa, ng halimbawa at pagbabago sa ating buhay. Tayo'y magsiawit habang ang mundo'y tahimik, ang araw ay sumapit ng sanggol na dulot ng langit. Totoo ngang may dahilan tayo para magdiwang ng Kapaskuhan dahil itinayo ng Diyos ang kanyang tolda sa ating piling. Sa gitna ng mga kaguluhan sa ating buhay, makararanas tayo ng kapayapaan dahil nakikibahagi tayong mga tao sa pagiging anak ng Diyos ni Jesus. Tayo ay magmahalan at sundin ang gintong aral at magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigayan. Sumapit na ang Pasko, ano ngayon? Hihingi na lamang ba tayo ng regalo? O magiging inspirasyon natin ng Pasko upang madala natin ang ating mga kapwa patungo kay Kristo mula ngayon hanggang sa darating na mga panahon? Tuwing aawitin ng Pasko ay sumapit, naway maalala natin ang pagninilay na ito. Sa halip na isiping ang Pasko ay sumabit, may isipan sana nating isabit at iwan ang lahat ng negatibong mga bagay at ipakita ang pangalan at mukha ni Jesus sa pamamagitan ng ating buhay, halimbawa at pagmamahal sa kapwa na siyang tunay na diwa ng Pasko.